Umakyat na sa 100 ang namatay sa pag-atake ng suicide bomber sa isang mosque sa Pakistan. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung paano nakalusot ang suspect sa mahigpit na seguridad ng mosque. Yan at iba pang balita sa ating Frontline News Abroad. Dis oras na ng gabi pero walang patid pa rin ang pagluluksa para sa 100 individual na namatay matapos umatake ang isang suicide bomber sa Peshawar, Pakistan. Nasa loob ng isang mataong mosque ang mga biktima nang pumasok ang suspect at pinasabog ang mga dalang bomba. Marami sa mga namatay ay pawang mga pulis. Sa lakas ng pagsabog, gumuho pa ang bahagi ng mosque kaya't marami ang natrap. Doble kayo ng rescuers para sa gipin ng mga biktima. Wala pang umaako sa madugong pag-atake. Pero pinaniniwala ang Islamist militants ang nasa likod ng suicide bombing. Iniimbestigahan na ngayon kung paano nakalusot sa security checkpoint ang suicide bomber at kung may kasabot ito. Mga tear gas at hataw ng batuta ang sagot ng mga pulis laban sa patuloy na nagpaprotesta na kontra sa isinusulong na reforma sa pensyon sa Paris, France. Paulit-ulit na naghagis ng tear gas ang riot police. Pero hindi nagpatinag ang mga demonstrador at pinagbabato ang mga kalaban. Makailangang beses din nagkagirian ng dalawang panig. Sa tala ng mga otoridad, mahigit 80,000 tao na nakilhok sa kilos protesta sa Paris. Unang sumiklab ang malawakang kilos protesta kasunod ng plano ni President Emmanuel Macron na taasan ang retirement age lalo na sa mga manataong lungsod. Sa bansang Belgium, nagmarcha ang libo-libong trabahador bilang protesta sa anilay hindi na makatarong ang sitwasyon ng mga manggagawa roon. Pagod na nga at kulang pa ang sweldo, marami rin ang pinipiling mag-resign na lang, kaya mga naiiwan lalo raw nabibigatan. Hiling nila ngayon sa gobyerno ng Belgium na taasan ang sahod sa mga manggagawa at pagandahin ang work-life balance. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.